sa dami ng mga soaps na nagawa ko sa Gutierrez. Kanina pa medyo mas touch na sa mga artista, sa mga bida, sa mga isip. Kasi nakatrabaho sa mga hotel. Siguro ang masasabi ko, ito, itong Calamia family, nagkaroon kami ng setbacks talaga. Yung parang separation sa ito. Dahil talaga naging close kami lahat. And yung stepdaughters. Stepdaughters. Na Megan, si Katrina. As in, sobrang close niyo. Sobra. As in, talagang nagtiyakan kami. Sobra. Sobra. Sobrang close. Hanggang ngayon, hindi parang binubura yung fiber group na. As may group kayo. Yes. Hindi doon ka ba sa pinaka-close? Pareho eh. Kasi sikat na mga bait yung tao. Doon kami naging close ni Samantha Lopez. Si Gracia. Tapos si Megan, talagang yung story ko. Sabi, kasi kayo pa naman pag kami yung nag-present siya mga kasama. Sabi ko sa kanya, Megs, huwag kang mailang sa akin. Tutulungan kita ako with this project. Kasi project na ito. At alam mo, meron siyang acting coach that time, pero hindi na ako nainangan. Kung ako nalang ko, may connection na ba? Di ba ganyan? Si Megan. Kaso nasuportahan mo? Talagang hindi siya bitawan sa staff. Ay, international. Yeah, I think pinalabas siya sa isang pag sa no, may isa pa eh. Myanmar. Hindi pa kami tapos pero pinapalabas sa Myanmar. Oh, binili na ng Myanmar. May subtitle niya. Myanmar talaga. Anong naano mo sa Korean stars ngayon? Ano yung napapansin sa mga mas disiplinado? Disiplinado ba sila ngayon? Kumpirin sa mga panahon? Well, depende. Hindi ko masasabi lahat ng youngsters disiplinado. May mga youngsters na disiplined talaga na sa trabaho nila, dedicated sa trabaho nila. Kung susuportahan sila nung full actor nila. Pero pinapapansin din ako ng ibang attitude. Hindi naman attitude, but during the set, sa talagang babasa ng script. Unlike kasi trained ako kay Greg Jewel, na kailangan pag nasa set ka na, wala kang hawak na script, alam mo na yung video. So, ganun kasi yung training sa akin. So, may mga young stars na nakikita ko nagde-depend sa acting coach. Ito man, So, nakihirapan sila during the day. Napapressure sila kasi doon pala nila, kailangan nilang i-motivate yung sarili nila. So, unlike us, na kaila, alam na namin kung anong gagawin namin during the day. Kasi ang nahirapan ka sa kanila. Hindi naman kasi hindi ako, kahit sa talent, hindi ako nagtataray kahit na nagkakamali yung talent. Kasi nagpupisa ako sa nagiging talent nung bata pa ako. So alam ko inarandaman yung talent. Kapag na once na pinagalitan mo, lalos na mawawala. So ako, very, may intimidated talaga. So kung may nagkakamali, halimbawa yung mga police, barangay captains, talaga sabi ko, kuya, okay lang, relax ka lang, dahan-dahan, hindi mo lang yung linya mo. Tapos itinirin lang yung sinasabi mo, kahit hindi mo memorize yung lines mo, basta naiintindihan mo, kaya mo yun, magkakamit ko yan. Hindi ako nagagalit. Alam ko yung ibang stars na nagagalit, kumigiwan. Hindi ako gano'n. Kasi syempre, alam ko yung feeling ng magiging talent. Kamusta si, ano, si Nita, si Mark, sa sobra? Ay, super bait and super kikay. Sobra, wala akong masasabi sa kanya. First time ko silang nakasama, ang babait ng mga bata. Very professional. Si Mika, lagi trending yung acting sa diba, sabi mo kanina, may mga actors ka na tumating sa set at kung nagpa-preplayo talaga. Kasi sila dalawa ba? No. Nakikita ko sila. Alam na nila yung... Kasi syempre, mahirap yung role nila, diba? So parang sa 10 pa lang, nakikita ko talaga nagbaka sila ng script kung anong gagawin nila. So sino yung hindi prepared? Ayoko mag-play. Kasi kahit ano, kahit hindi naman lang senior, kahit hindi young stars eh. May mga senior stars. May mga senior stars. Na parang wow, dito ka pala magbabasa ng, baka magpulang take, tulog lang siya. Kasi siya nagbabasa ng script niya. Tapos during the take, saka siya, hindi niya alam na iiyak pala siya sa eksena niya. Tapos hindi siya prepared. Kaya nakakailan takes kami. Ayoko mag-name it kasi senior actor na siya. Pero kaibigan ko rin at the same time. So parang sabi ko lang, ganito. Sinabihan mo siya? Yes. Sinabihan mo siya, Glyde? Sinabihan mo siya? Hindi siya sinabihan. Kasi
kaibigan ko, baka naman ma-hurt. Pero sinasabi ko lang, pare, kasi pare ang tawag ko sa kanya. Pare, kabisaduhin mo na yung line mo kasi mabubulutan mo dyan kasi bulunod ka eh. Parang pabiro. Kasi bulunod ka, mabubulunod ka na naman sa lihi niya niyan, I'm sure. Which is nangyayari naman. Sabi ko, ito naman, nabulunod ka talaga. Sabi ko, magbasa ka na kasi before na... Tatawa lang. Sabi niya, pare, pare din ang tawag sa akin. Pare, sabi ko, tatawid tayo dito pero please, hindi ako din sa scene na to. Ayusin natin. Kasi mahirap. Ako pag nabago niya, alam niya siya yun. Oh. Eh kung sensitive siya. Kung insensitive siya, baka hindi niya mapili siya yun. Yung ibang mga young stars, kaya ganun. Kasi naglalagad eh. So imbis na yung time, yung free time nila eh makamemorize, show sa so, ako naglalagari ako last year, may ginagawa akong film, may ginagawa akong soap, tapos film again. Kasi everyday meron akong schedule. Pero, hindi yan excuse. That's not an excuse. Every time na nasa set ako, talagang ayoko may hawak na script. Dahil nalilistract talaga ako. Alam ko na ko ano. Kahit hindi niya ng kaysa ako, alam ko. Kaya alam ko kung nagkakamali siya ako. Alam ko. Yeah, kahit nasa, minsan pag-create ako, sa 10, pupunin ko agad yung breakdown, babasahin ko lahat kung ano yung selling argument ko para magsinabi nila sa akin kung anong scene. Alam ko na, i-review ko na lang siya. Kaya pag nagkamali ng sagot, yung ka-eksena ko, alam ko na, hindi ko sinagutin. Sabi ko, hindi yan ang dialogue. Kasi nagugulat sila, iba kasi sinasabi. Sabi ko, direct, hindi ko sinagutin kasi mali yung sinabi ko. Wala sa... Wala connection eh, walang connection. Kaya alam ko. Sabi ko, directing dito yung ano, mali. Nakakatakot ka naman ka-exena. Hindi naman. Pero in a nice way ko naman sinasabi. Kasi very comic ako. Pag sa set kami, tawanan. Tapos after, nagugulat nga sila. Paano ko nagagawa? After ng tawanan, iiyak. Na walang queuing. Walang yung parang artist's queue. Parang gano'n. So parang talagang alam ko na eh, kasi kung ano yung gagawin ko. So dapat ang ka-excel lang, ginagawa din yung assignment niya, ha? Yeah, yun nga sana. Dapat hindi natutulog. Or kung matulog man siya, alam na niya. Kasi ako bago matulog, inaalam ko na lahat. Lahat ng important kasi ganun din, di ba? Pinag-aaralan din yung muna. Oh, siya, nakikita ko siya. Sa bahay, talaga nagbabasa ng script. Buong script niya. Hindi kayo nagkakakita. Hindi ko pinapanood eh.